channel. My name is Anna. If you love plants at bago ka lang sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button, also the like, pa-share na rin po, and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. For today's video, magpo-propagate ako, magki-caretips ako, at saka magre-ripat ako sa aking Firestick. Yan, nagpo-fire talaga siya. At tinatawag din siya na pencil cactus, pero nasa species siya ng succulent. So, ito yung hitsura niya. Yan, natatakpan na yung mukha ko. So, green yung stem niya. Ang color ng stem niya, color green. And then, yung leaves niya, ayan o, nandyan sa kanyang upper na stem. So, yan ay color, pag stress siya, color yellow na may combination na orange. Kaya Firestick yung tawag sa kanya. So, sa tingin ko, wala siyang parina. Ayan, wala siyang parina. At saka, nabili ko to ng 35 pesos lang. At dito ko siya nilagay, plastic pot na may hole, na maraming hole. And then, ang diameter nito ay 3x5. So, sa 3x5, ganyan na siya ka-laki. Ganyan na siya kataas. So, ilalagay ko siya sa 7x7 na pot, mas malaki siya. Meron akong cousin, sabi niya sa kapitbahay namin, kasi meron yung kapitbahay namin ito sa harap ng gate niya. Sabi niya, tingnan mo kasi si ate, oh, yung Firestick niya nandyan sa harap ng bahay niya. Sabi ko sa kanya, bakit naman, eh kung gusto niya dyan ilagay. Pagkas hindi niya sinabi kung ano yung reason, basta sabi niya hindi daw maganda yung Firestick na nasa harap ng bahay. So, sinurge ko siya. Kaya pala, hindi siya maganda kasi ang Firestick ay poisonous. So, nakakalason siya. Kaya hindi talaga siya maganda sa harap ng bahay o kaya naka-display siya o nasa loob siya ng bahay kasi dapat stay away for the children talaga yung succulent na ito. Pero hindi ka naman mapopoison pag hinawakan mo siya. Hindi ah, hindi ka naman mamamatay, hindi ka naman malalason pag hinawakan mo siya. Hindi rin siya poisonous sa air. So mapopoison tayo or malalason tayo nito kapag kinain natin siya. At saka, yung dagta nito, kasi pag kinat mo siya, parang may kakata sa kanya na liquid. So, yon dapat iwasan natin yon kapag meron yung sa finger natin o daliri natin, dapat inaalis natin or hinuhugasan natin yung ating mga kamay para hindi dumikit. At saka pag kumain tayo, isubo natin yung ating mga daliri, hindi natin siya makakain. Yun, ipapat ko siya ngayon. So, gagamitin ko to, itong ano na to, pat na to. Ayan o, ang jump pack niya talaga, ang dami-dami niya at ang laki na niya. Ayoko siya talaga ipat sa mas malaking pot before. I remember, 5 months na to siya sa akin. Kasi, pag pinat ko siya sa mas malaki, mas lalaki siya. Ayan o, ayoko kasi siya ng malaki. Actually, ano to, ito yung succulent ko na neglected talaga. As in, dyan ko lang siya nilalagay dito sa panghuling row ko, pagkatapos na sa gilid pa. Kasi nga, diba, hindi siya maganda. So, dun ko lang siya sa gilid-gilid nilalagay. Pero talagang, ano, kung makakapagsalita lang siya, talagang sinasabi niya na kahit hindi mo ako pinapansin, kahit hindi mo ako binibigyan ng extra care, mabubuhay ako. As in, nabubuhay siya. Oh, hindi ko nga siya dinidiligan eh. Oo, siguro isang buwan ko siya bago diligan, pero hindi siya nagre-wrinkled, oh. Pagkatapos, kahit hindi ko siya paarawan, nandyan lang siya sa filtered sun. Okay lang siya. Ayan, yun nga lang, hindi siya masyadong nag-i-stress. Hindi kagaya nung binili ko siya, talagang stress siya. Kaya nga, gusto ko siya eh, nung binili ko siya, kasi ang ganda niya. Pero kahit poisonous siya, ayoko namang mamatay siya kasi binili ko nga siya eh. So, aalagaan ko pa rin siya, i-care ko pa rin siya, pero hindi ko siya i-display o dito sa harap, maybe dyan lang siya sa gilid. Kasi may mga children din ako, so dapat malayo to sa mga bata. So, tatanggalin ko na siya sa original pot niya ngayon.
So, madali lang siya tanggalin. Ayan, oh, parang mabubunot nga lang siya. Kasi gusto ko magputol ng stem niya para makita ko yung dagta. Kasi kulay white daw yon. So, putulin ko lang, hiwain ko lang, or tanggalin ko lang. So, yan. Ayan siya. Ayan yung dagta. Parang white siya. Kita rin ba dito? Ayan. Ayun, oh. Color white siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, eto siya dito. Ayan, oh. So, yun yung poison. Poisonous talaga siya kapag nakain siya. So, yun yung hitsura ng dagta niya. So, dapat iwasan natin to. So, tatanggalin ko siya sa original pot niya. Ayan. So, ayan. Diba? Yan. So, pakita ko uli yung ano, yan. Oh. Ayun, yun yung dagta. Yun, oh. Yan. So, yun yung talagang poison talaga na hindi mo pwedeng kainin. Kagaya, eto rin. Yan. So, dahil ganyan na siya, oh, intact na siya. Ayan yung ano niya, oh, roots niya. Yan. So, hindi ko na siya tatanggalin kasi healthy naman siya dito. Ilalagay ko na lang siya diretso. Takot eh, no? Yan. Niwasan ko lang yung dagta. Ayoko maano sa kamay ko. So, lalagyan ko na lang siya ng diretso ng potting mix ko. So, ang potting mix ko nga pala dito ay yun pa rin. Yung sobra ko pa rin sa order ko sa Lazada. Which is, Fumis, and then Vermicast, at saka kokopit. So, yun yung ano ko, medium soil ko sa kanila. Yan. So, ngayon, ang gagawin ko sa kanya, next ay ipopropagate ko siya. Kasi, gusto kong umikli. Ayan o, lumiit yung mga nandito. Yan o, itutuso ko siya. So, ang gagawin ko ay magkakat ako. Ayan, ito. So, ikakat ko pa to. Yan. So, maybe yan. Ito, cut ko. Yan. So, ibabagsak ko na lang. Yan. Cut ko yan. And then, ito. Tsaka, ito. At tsaka, dito rin. Magkakat ako dito. Kasi masyado siyang mahaba. Na ano siya, yung parang dun sa mga katabi niyang succulent, nade-disturb niya. Maano siya eh, parang gumagapang o kaya sumisiksik siya sa mga katabi niyang succulent. So, gusto kong umano siya, yung itrim siya. So, ayan, ito yung mga nakuha ko. Ito, ayan, ito yung mga nakuha ko. So, ang gagawin ko ay, dito ko lang siya ilalagay. Diyan ko lang siya ilalagay sa paligid ng, dito rin sa pot na ito. At gagamit ako ng cinnamon powder. So, i-dip ko muna siya sa cinnamon powder bago ko siya itutusok. So, medyo madami-dami to. Ayan. Ayan, i-dip ko lang. O, oh, kaganyan. And then, itutusok ko na. Para mabilis siyang mag-roots. Kaya, dinidip ko siya sa cinnamon powder. Kasi, ang cinnamon powder ay rooting hormone siya. So, ayan, natapos ko na siya. Dahil may mga nakat ako na meron pa siyang dagta. Ayan, o. Oh, ayan. So, lalagyan ko siya. Ayan, o. Oh, lalagyan ko ng cinnamon powder. Para hindi siya naka-display. Para hindi siya nakikita. Ayan. Lagyan ko siya. Kasi may mga dagta eh. Ayan o. Oh. Yan siya. Oh. So, wala na. Tatakpan ko siya ng cinnamon. Yan. And then, ito rin. And then, ito, meron din. Ayan o. Oh. Yan. So, lalagyan ko siya.
So okay lang bumaba diyan sa roots ay sa soil niya, okay lang, pwede naman maglagay ng ano, cinnamon sa ano sa soil eh. So ito. Yan. So ayan, okay na siya. Mas mababa na siya ngayon compare kanina, 'di ba? Grabe, nagtataasan siya kanina. So ito ayan. So mas maliit siya. Mas gusto ko siya tingnan na nakaganito lang yung size or yung taas niya. So ito yung fire stick, ang sunlight ko lang sa kanya ay filtered sun lang. Pwede siya sa morning sun, filtered sun, full sun, kahit anong sun pwede siya. Mabubuhay siya. Wala siyang kahirap-hirap anuhin, pataasin, paramihin, palaguin, wala siyang kahirap-hirap. Kaya pagdating sa sunlight, okay siya sa lahat ng sunlight. And then yung watering niya naman, pwede siyang 10 days or 15 days bago siya i-water, bago mo siya diligan. Kasi ano siya, hindi siya mabilis mag-wrinkle kahit hindi mo siya dinidiligan every 7 days or 10 days. Kasi ito, halos ano, 1 month ko siya bago ko siya diligan or kaya 3 weeks bago diligan. Pero hindi siya masyadong nagda-dry kasi nga hindi ko siya pinufulsan. Pero pag pinulsan ko to siya, medyo mabilis siya mag-dry. Dahil nga dyan lang siya sa gilid ko siya nilalagay. Hindi siya masyado o hindi siya mabilis mag-dry. Kaya mga 1 month or 3 weeks ko siya bago ko siya diligan. Pagdating sa fertilizer, hindi ko siya ginagamitan ng fertilizer kahit wala siyang ganon. Tataas siya, dadami siya, magbubushi siya. Kasi isa to sa madali lang buhayin or madali lang palaguin. And then yung problem ko sa kanya or yung disease niya tsaka pest niya, yung disease, hindi siya na-stem rot, wala siya nun. Root rot, hindi rin. And then leaf rot, yung mga parang tuldok-tuldok or pinaka dyan sa dahon niya or sa stem niya, wala, hindi siya nagaganon. And then yung mga pest, mga insect, hindi rin siya lapitin sa millibugs kasi feeling ko walang kakapit. Kasi yung mga millibugs, gusto nila yung succulent na ang rosette ay pabilog, yung rose type. Pero pag mga ganito, hindi masyado. Or hindi sila lapitin ng langgam tsaka millibugs. Insect, hindi rin. Wala rin akong nakikita sa kanya. Wala nga akong problema dito eh sa fire stick na to. Nasa malaking pot siya ngayon. So expect ko na talagang mas lalaki siya ng ganyan kasi dito ang liit nga lang niya, ang laki niya eh. So eto, expect ko na na-dig ganyan as in mga ganyan yung mga stem niya magyuyukuan. Ganun ko lang inaalagaan ang aking fire stick. And then, ganun ko lang din pinopropagate siya kapag mga ganun yung stem. Kinakat ko and then dinidip ko sa cinnamon powder. At ngayon, dahil bagong pot ko siya, ilalagay ko lang siya sa shaded area para hindi ma-infect yung cut, yung stem na kinat ko kasi binaon ko kaagad or tinuso ko kaagad sa soil. So, pero sa experience ko, pagdating sa mga ganitong succulent na ganito yung style ng stem nila, kagaya nung ginawa ko sa Darlie Sunshine, ganito agad, tuso ko kaagad siya, dinip ko lang sa cinnamon, pagkastuso ko lang agad siya. Yung una, nag-worry ako na baka ma-stem rot siya, pero hindi. So, ilang beses ko na yung ginawa, cut, pagkatapos cinnamon, and then tutuso ko siya sa soil. Wala naman ako nagiging problemang stem rot. So, eto, dyan ko lang siya muna ngayon ilalagay sa shaded area. So, yun ang aking care tips and propagation sa aking fire stick. Kung gusto ninyo ang aking video for today, please give me a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you! Bye-bye!